patibayan ng floor defense. Nagtapat nga ang dalawa sa may mga pinakasolidong floor defense na teams, ang PLDT High Speed Hitters at Black Mamba Army Lady Troopers, sa parehong naghahanap ng spark this PVL All Filipino Conference 2023. Halina't balikan natin ang mga pangyayari sa bawat set. Dikdikang labanan agad ang nilatag ng PLDT High Speed Hitters at Black Mamba Army. Nagtagisan agad sa mga digs sina Kath Arado at Angela Nunag na parehong top diggers sa PVL today. Walang nagkakalayo sa score ng bawat isa dahil kapag umi-score ang kabilang kupunan, bumabawi naman agad ang isa. Part ng starting six ng PLDT si Mean Mendrez na naging impresibo sa kanilang nakaraang laro. Agad itong nagpakita ng kanyang consistency sa spiking. Habang abala si Mendrez sa spiking, abala rin si Rhea Dimaculangan sa pag-activate kay Mika Reyes gamit ang kanilang quick connection. Hindi rin nagpapatalo si Ivy Perez na nagmamaniobra rin ng fast plays sa tulong ng great receptions ni Nunag. Nagpatuloy ang dikit na labanan sa kalagitnaan ng set at tila ba walang lapagan ng bola dahil parehong super solid ng floor defense ng libero ng each team. Dikit ang laban, subalit nagawang mapako ng PLDT ang score ng Army sa latter part ng set. Kaya naman, naipanalo nila ang set 1 sa score na 25-19. Tila ba, naging kabaliktaran ang simula ng dalawang kupunan kumpara sa set 1. Dahil ngayon, ang isang team agad ang umariba at tinambakan ng isa. Maagang nagpakawala ng kanilang opensa ang PLDT sa pagsisimula ng set 2. Ito ang naging dahilan kung bakit naging commanding ang kanilang start at agad na pinahirapan ang depensa ng Black Mamba. Maayos pa rin ang distribution ni Dimaculangan kaya halos lahat ng kanyang spikes ay nagko-contribute. Nagpatuloy ang domination ng High Speed Hitters sa kalagitnaan ng set kung saan umaariba para sa team si Del Palomata at Jovelyn Prado. Hirap pa rin ang Black Mamba sa kanilang opensa at napaparami sila sa unforced errors kaya nababasag ang kanilang momentum. Nagpatuloy ang well-executed plays ng PLDT sa latter part ng set. Hindi rin nagbabago ang kanilang floor defense at talagang solido pa rin. Pati nga si Mika Reyes ay nag-ala libero sa court. Hindi na napigilan ng Black Mamba ang pagharurot ng PLDT kaya napunta sa High Speed Hitters ang set 2 sa score na 25-12. Nagpatuloy ang aggressiveness ng PLDT sa pagsisimula ng set 2. Aktibo pa rin para sa High Speed Hitters si Mitch Morente na abalang-abala sa pag-ambag both in offense and defense. Maagang nagpakawala ang PLDT ng epektibong mga opensa kaya naman doble kayod ang Black Mamba. Subalit, nag-ingay na si Jeanette Villarreal para sa Army at nagsisimulang magpakitang gilas gamit ang kanyang sharp angled hits. Subalit, tinapatan agad siya ni Morente at binantayan agad ang kanyang mga opensa. Nagpatuloy ang dikdika na labanan sa kalagitnaan ng set at medyo nakakasabay na ang Black Mamba sa performance ng High Speed Hitters. Subalit, nananatiling nasa PLDT ang kalamangan dahil agad naman silang rumires back kapag nakakapuntos ang kabilang kupunan. Naging dikit ang laban sa latter part ng set dahil laban na ang Army at kitang-kita ang kanilang determinasyon na i-extend ang larong ito. Subalit, hindi na pumayag ang PLDT at agad na tinapos ang laro sa score na 25-21. Naging crucial ang pagiging consistent ni na Mean Mendrez, Michelle Morente at Jovelyn Prado para sa PLDT High Speed Hitters. Kaya naman, hindi nahihirapan si Rhea Dimaculangan sa pag-distribute ng bola dahil alam niyang lahat ng spikers niya ay efficient. Credits this win also to their solid floor defense sa pangunguna ni Kath Arado na abalang-abala sa pagdepensa. Sa part naman ng Army Black Mamba, kailangan talaga nila ng isang consistent spiker na magli-lead sa kanila. Hope na next time magkaroon ng early momentum si Jeanette Villarreal. So ayun na, baka may gusto pa kayong ikoda, comment your thoughts below lang. Again, don't forget to subscribe and click the notification bell. This is Papa Jim Voice saying thank you and see you on our next video. Bye-bye!